Okay, before you start, manalangin po tayo. Our graceful and merciful God who loves us. Aming mapagbiyaya at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang impyerno at sa pagkawasak. Before we got the salvation, we are sinners and enemies before you. However, you call us and let us abide in your church. You are so thankful. Bago po kami magkaroon ng kaligtasan, kami po ay makasalanan at kalaban ng Diyos. Ganun pa man, inyo po kaming tinawag at ginabayan na manatili dito sa inyo pong sa iglesia. Today, in those days, we are before you with the word of God. Ngayong araw po na ito, sa Lord's Day, kami po ay nasa harapan ng Panginoon. Please guide us and teach us through your precious word. Naway gabayan niyo po kami at turuan ng napakahalaga ninyo pong mga salita. And if there are brothers and sisters who are sick and suffered, please be with them and comfort them. Kung may mga kapatiran po na may karamdaman at pagdurusa, makiusap, tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan ang bagay na iyon at aliwin niyo po sila. Through difficult situation, please help them and guide them to overcome and then let them abide in your church continuously. Sa kanila pong pagdurusa at kahirapan, tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan ang mga iyon at tulungan sila, Panginoon, na makapanatili dito sa church at sa fellowship. We sincerely hope no one brothers and sisters will be depart from our fellowship. Kami po ay tapat na umaasa na walang sinumang mga kapatid ang mapalayo sa fellowship. And we are praying for Grand Bible Seminar sa February. At kami po ay nananalangin para sa Bible Seminar sa Pebrero. Please send many lost souls and we sincerely hope many lost souls shall be saved through our love and pagsisika. Naway magpadala po kayo ng mga ligaw na kaluluwa at naway sana sila ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming pag-ibig at ng sakripisyo. Please, the Holy Spirit, be with us and guide us to the end of Lord's Day sermon. Naway ang banal na Espiritu ang gumabay sa amin hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Juan chapter 15, verses 3 to 5. Verses 3 to 5. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Last week, we conducted cell group Bible seminar, cell group 1, cell group 2 and 3, and cell group 7. Nung nakaraang linggo, tayo ay nagdaos ng cell group Bible seminar, cell group 1, 2, 3, at hanggang 7. Many newcomers join in our cell group fellowship, cell group Bible seminar, and we believe many lost souls could be saved. Maraming mga newcomers ang dumalo para sa ating cell group Bible seminar at naniniwala po tayo na marami pong mga kaluluwa ang naligtas. We are so thankful because of our brothers and sisters' love and effort, we could conduct cell group Bible seminar. Maraming salamat sa ating mga kapatiran dahil sila ay nagbigay ng kanilang pag-ibig at saka ng sigasig para maisagawa natin yung Bible seminar. Even though our brothers and sisters could not participate in our cell group Bible seminar, you pray for Bible seminar. That's why we believe the Lord is so delighted.
Bagamat may mga kapatid ay ang hindi nakadalo para sa ating cell group Bible seminar, naniniwala tayo na sila ay nakibahagi sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga nagawa nating maisakatuparan yung Bible seminar. Ngayon, January 2023, actually we are expecting this year who will be saved through our love. Sa katunayan, sa taong ito, tayo ay umaasa sino yung mga tao na magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Yeah, we are praying and we believe many lost souls shall be saved in this year. Tayo ay nananalangin at naniniwala na maraming mga kaluluwa ang maliligtas sa taong ito. Kung ganun, ano ang importante sa brothers and sisters? Ano ang importante? Eh, huwag po makalimutan ang pag-ibig ng Diyos. Naunyo po ba? And then, kailangan ng unity ng brothers and sisters upang ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil tayo ay naging isang katawan ni Jesus Kristo, kaya para sa gawa ng Diyos, ano ang importante? Ano ang importante? Hindi nakalimutan ng pag-ibig ng Diyos, and also importante ang bagay, ito ay unity, eh, brothers and sisters. Dahil tayo ay naging mga kapatid. Eh, brothers and sisters, look at each other. Eh, kapatid, eh, kapatid, good morning. Good morning, God. Eh, kapatid, eh, tayo ay naging kapatid, kapatid. Kaya, unity ay sobrang importante para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan po natin, today, kaya tatlong bagay we are going to learn. Ngayong araw, may tatlong bagay ang dapat nating matutunan. Yeah. Church and benefits through church, we are going to learn. Yung pakinabang na ating matatanggap sa pamamagitan ng iglesia. If so, until when should we dwell in? Kaya nga, hanggang kailan ba tayo mananatili sa church? Kung gano'n, last topic, how can abide in church hanggang kamatayan natin, hanggang ikalawang pagdating ni Jesus Kristo? Kaya nga, hanggang kailan ba tayo makakapanatili sa church? Mula dun sa, hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo at sa ating kamatayan. Yeah. Brothers and sisters, pakialalahanin tatlong bagay, church and benefits through church. Pakialalahanin po ito, yung iglesia at yung pakinabang natin mula sa church. And number two, until when? At yung ikalawa, hanggang kailan? Number three, how to abide in church hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo. Yung ikatlo, paano ba tayo makakapanatili sa iglesia sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus Kristo? We know our slogan, Philippine Life for the Mission, and our church slogan 2023, it is love the church of God which He purchased with His own blood. Alam po natin yung church slogan ng ating church ngayong 2023. Ito po yung mahalin ang iglesia ng Diyos na binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Through our slogan, we can know our church is pinaka-importante sa harapan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating slogan, maunawaan natin na yung church ang pinakamahalaga sa harapan ng Panginoon. Because He bought His church through His blood, His death. Dahil binili niya ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang kamatayan. And through church, many lost souls could be saved. That's why the church is so important. At sa pamamagitan ng iglesia, maraming mga kaluluwa ang naliligtas, kaya nga napakahalaga ng iglesia. That's why we are meditating araw-araw ang slogan ng ating church ay love the church of God which He purchased with His own blood. Kaya nga, pinagbubulay-bulayan natin yung ating slogan ng ating iglesia na mahalin natin yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nalilitas ba kayo? Ako. Bayina,
Opo. 날리다스 바까요? 어버. 네. 꿈가요. 이까울랑 Can you have a Christian life? 바가다보스 ng Christian salvation? 꿈 가눈. 이까우 낙사 kung iisa mo lamang magkakaroon ka ba ng maayos na Kristiyanong pamumuhay pagkatapos mong magkaroon ng kaligtasan? Kung pwede isang kapatid can have Christian life, this verse is known. 부산 po natin sa Mateo chapter 16. Mateo chapter 16. Verse 18. Mateo chapter 16 verse 18. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Sinabi ni Jesus, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dito, ilang mga tao ay misunderstand, may maling pagkaunawa. Dahil misunderstand, dito, batong ito ay tumutukoy si Pedro, pero hindi po. Dito, batong ito ay tumutukoy si Jesus Cristo. Naunyo po ba? Dito, ikaw ay Pedro. Yeah, Pedro also bato, by meaning bato, pero small bato sa Hebrew salita. Naunyo po ba? Pero dito batong ito, dito bato ibig sabihin big stone. Naunyo po ba? Kaya dito batong ito ay tumutukoy si Jesus Cristo. Ibig sabihin sa foundation of church, 신호보. 시 예수 그리스도 나오냐 봐봐. 예, 그야 바통 이또아이 이따다요고 앙 아킹 철치. 까니농 철치? 까니농 철치? 예수. 예, 아킹 철 아킹 철치 아킹 이글레시아 이빅사빈 앙 철치 니 예수 그리스도 나오냐 봐봐. 다일 샤아이 예. 나긴 울로낭 철치. 나봐봐봐. 엔 앙까타완니 예수 그리스도 아이 뚜나이나 철치. 이빅사빈 망아 브라더젠 시터날 닉다스 아이 나긴 철치. 나봐봐. 힌디 구살리 브라더젠 시터스날 닉다스 아이 나긴 철치. 가야 울로 엔 까타완 connected or separated. 예, separated, 그건가요? 봤더니나, 예, connected, 따봐 봐. 예, 이용 울로, 이용 갔다 와, connected, 까야, 까요아이, 나부부아이, 따봐 봐. 예, 아꼬린, 예, 나부부아이, 다일 connected, connected, 따봐 봐. 예, 앙 울로, 아이 시 예수 그리스도, 앙 갔다 와, 아이 뚜나이나 church, connected, 나오냐 봐. 예. 그야 사 메인 버스 투데이 존 챕터 15 바발리코 후안 챕터 15 버스 3 한강 5 가요이 말리니스나 사파마마기 단당 살리타나 아킹 시나비사 이요. 디도 가요이 예 말리니스 나사 파마마기 단당 살리타 나 아킹 시나비사 이요. 디도 말릴리니스 이빅사빈 아농 텐스 패스트 프레젠 퓨처 말릴리니스 Hindi ba ninyo alam Tagalog? Eh? Anong tense? Past, future. Eh? Malilinis. Anong tense po? Past tense. Past, tama? Tama?
Balinese. Balinese past and Ito future. Tama? Balinese past. Actually, Ito, sinabini Jesus kai alagad ni Jesus Christo. Naunya po ba? Alagad. Kai alagad. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kanyang alagad ay malilitas. Naunya po ba? Already alam. Kaya tulad na ito sinabi ni Jesus. Pero tayo, tayo nalinis. Tama po ba? Past, nalinis. Nalitas tayo. Ito, past. Minsan, ilang mga kapatid, I'm sure upang makapasok sa langit. Pero hindi naligtas, gusto niya malinis. Gusto niya maligtas. Ito ay hindi kaligtasan. Tama po ba? Gusto, ito ay hindi naligtas hanggang ngayon. Ang kaligtasan ibig sabihin, past tense, my experience, lahat ng kasalanan ko ay nalinis. Kaya ako ay naligtas. Ito ay past tense. Tama po ba? Ito ay yung tunay na kaligtasan. Naunyo po ba? Anyway, kayo ay naligtas. Ibig sabihin, nalinis sa pamamagitan ng tugon ni Jesus Kristo. Tama po ba? Kung ngayon, may utos ng Panginoon dito, versikulo 4, kayo'y manatili sa akin. Dito sa akin. Kung ngayon, sino po? Kay Jesus Kristo. Tama po ba? Kayo'y manatili kay Jesus Kristo. Pero wala na siya. Tama po ba? Kung ngayon, saan po? Saan po? Church, tunay na church, hindi kusali. With cross, 나오냐 po ba? Kahi maraming tao sa magandang church building, kung walang tao, mga taong digitas, ito ay hindi church sa harapan ng Panginoon. Kayo'y manatili, ito ay utos ng Panginoon, kaya pakiusap, sumunod. Kung ngayon, mayroong blessing, ang Panginoon ay kumikiloso sa pamamagitan ninyo at kayo at tulungan niya kayo. Naunya po ba? Ito ay totoo. Kaya, today topic, ang pangalan ng sermon topic ay yayon, kayo'y manatili sa akin. Kung ganon, tingnan po natin sa versikulo 5. Ako ang puno ng ubos, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya ay siyang nabubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tayo ay naging katawan ni Jesus Kristo, kung ngayon, ikaw ay naging kamay tulad na ito. And ilang mga kapatid naging pa, ilang mga kapatid ay heart, ilang mga kapatid ay ilang mga naging ilang mga bahagi. Tama po ba? Kung ngayon, ang kamay ay alis mula sa tao at katawan. Kung ngayon, ito, maganda o hindi maganda? Hindi maganda. Hindi maganda. Ito ay obaydin. Nanatili sa katawan, kaya maganda. Pero hindi nananatili kung ngayon pangit. And kung ito ay hindi nananatili sa katawan, kung ngayon, it can be used, hindi po, useless. Tulad na ito, kung kayo ay mananatili sa tunay na church, God will guide you and help you to be used para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, kung kayo'y mananatili sa iglesia, ay gagabayan kayo ng Diyos at tutulungan kayo ng Panginoon.
Yeah. Ilang bunga can you bear? Ilan bang mga bunga ang pwede niyong ibunga? Sa versikulo 5, nagbubunga ng marami o konti? Marami. Marami, marami. Sa ating sa ating cell group, meron barangay nagbunga? Meron, meron? Kung ngayon, they have to bear maraming bunga. Tama ba? Dahil ang pangalan ng barangay ay nagbunga. Tama ba? Tayo ay naging katawan ni Jesus Kristo. Kaya kung tayo ay manatili sa church, kung ngayon we can bear maraming bunga, nagbubunga, magbubunga ng marami. Tama ba? Apo. Yeah. And also, yung church, the Lord love church so much. At yung Panginoon, minamahal niya ng lubusan ang iglesia. Buksan po natin sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 25. Ephesians chapter 5, verse 25. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Kapag tayo ay babuksan ng Song of Songs, awit ng mga awit, si Solomon loved Sulamit so much. Kung bubuksan po natin ang aklat ng mga awit ng mga awit, itong si Solomon, minamahal niya ng lubusan itong Sunamita. Kaya sa awit ng mga awit, meron salita. Yeah. Ang pag-ibig ay tulad ng kamataya. Naunyo po ba? Ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay kaya ng kamataya. Likewise, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, God bought His church. Kaya nga, ganun din, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, ibinili niya ang iglesia. Let's remind, our church, tunay na church ay established sa undo, kamatayan ng Panginoon. Alalahanin po natin ito ng iglesia ay naitatag sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Yeah, dito, sinasabi ng Biblia, mga asawang lalaki, meron bang? Asawang lalaki dito, meron. Meron wife, kaya asawang lalaki. Yeah. How should you love your wife? Paano nyo ba minamahal ang inyong mga asawang babae? Yeah, dito, meron message. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Kaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. Para sa iglesia, namatay si Jesus Kristo and yung church ay established under kamatayan ni Jesus Kristo. Tulad na ito, love your wife. Actually, kulang. Tama ba? Kulang ako. I love my wife, pero kulang. Paano naman po kayo, our fathers, brothers? Sapat na? Do you love your wife tulad ng Panginoon? Walang sagot, ibig sabihin, kulang. Sobrang kulang. Ito ay God's commandment. Ito yung utos ng Diyos. Yeah. Actually, hanggang ngayon, kulang. Pero, when you meditate this verse, paunti-unti, we can be changed to love our wife. Yeah. Tulad ng Panginoon. Sa katunayan, kulang, pero pag pagbubulay-bulayan natin ang talatang ito, magagawa nating mahalin ang ating mga asawang babae katulad ng Panginoon. Anyway, God built our church sa pamamagitan ng kamatayan ng tanging anak.
Ganun paman, itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. And also, in order to be church, ilang kapatid ay kailangan? At ganun din, upang maging ganap na iglesia, ilang mga kapatid ang kailangan? De, isang kapatid ay hindi pwedeng maging tunay na church. Kung gayon, ilang kapatid ay kailangan para sa tunay na church? Yeah. Buksan po natin sa Mateo chapter 18. Mateo chapter 18, verse 20. Verse 20, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Yeah. Ilang kapatid po? Dalawa o tatlo. Yeah. Dalawa o tatlo. Yeah. Dalawa o tatlo. Ibig sabihin, isang kapatid cannot be tunay na church. Kailangan ng at least tatlo o tatlo. Kung ngayon, halimbawa, may dalawa o tatlo, pero minsan tumalo sa fellowship and walang puso, ang puso ay malami. Kung ngayon, sila ba ay magiging tunay na church? May question. Tama ba? Hindi po. Dito, dalawa o tatlo ibig sabihin ang mga brothers and sisters na dedicated sa Panginoon. Naunyo po ba? Kaya patuloy, may puso. Saan po? Hindi sa sanibutan sa Panginoon. Sila ay dalawa o tatlo. Naunyo po ba? Opo. Walang sagot po. Opo. Naunyo niyo po ba? Opo. Yeah. Sa katunayan, sa church, kung may dalawa o tatlo na faithful kung ngayon, church can be prosperous. Sa katunayan, kung may dalawa o tatlo na tapat, yung iglesia ay magiging maunlad. Sa our, sa ating group, halimbawa sa ating cell group, sa ating pay group, father's group, mother's group, youth group, high school, kung meron dalawa o tatlong na dedicated sa Panginoon kung ngayon, ating cell group can be prosperous. Naunyo po? Yeah. Kaya, brothers and sisters, tayo ay mamamatay and tayo ay pupunta sa langit. And mayroong susunod mundo, ito ay walang hanggang langit. Kung ngayon, pakiusap, investin inyong buhay sa Panginoon. Naunyo po ba? Dahil namatay siya para sa inyo, para sa akin. Yeah. Meron bang puso? Opo. Opo. Yeah. Meron bang puso pero may problema? Ano? Ano po? May laman, may sanibutan, may mga kawa ni Satanas. Kaya ano ang kailangan po? Ang salita ng Diyos patuloy sa araw-araw. Yeah, we need to read Bible, we need to hear sermon, and we need to memorize, meditate. Kung ganoon, we can focus sa Panginoon. Naunyo po ba? Yeah. Dahil may obstacles. Yeah. Ito ay laman, sanibutan, Satanas. Naunyo po ba? Anyway, dalawa o tatlo na dedicated sa Panginoon, sila ay naging tunay na church. And sa church, yeah, brothers and sisters, minister, and also dapat natin alam ang Panginoon ay kumikilos sa tunay na church. Kaya kahit meron minor problem, halimbawa conflict, and kahit may brothers and sisters na mahina o may sakit,
No problem. Because 안방이 너나이 꾸미킬로스 사 church. 응가연 안우한 까일라가 막디 왈라 사 빵이노 언. 북산보다 딘사 레벌레이션 아포칼립시 챕터 2 아포칼립시 챕터 2 아포칼립시 챕터 2 verse 1 3, 2, 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pintong bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan. Yeah, dito sa Efeso Church eh, may pitong bituin and pitong gintong ilawan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng versikulo, chapter 1, verse 20, maari natin alam. Tingnan po natin sa chapter 1, verse 20, ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang pitong gintong ilawan, ang pitong bituin ay, ano po? Ang mga anghel na pitong iglesia, sila ay God's workers. Itong mga ito, yung pitong iglesia, ito po yung manggagawa ng Panginoon. Yes, our church, may God's workers, halimbawa pastor and leaders and some brothers and sisters, God holds them. Sa church po, may pastor, may mga leader at ibang mga manggagawa. Yung Diyos ang humahawak sa kanila. Kaya bilang God workers, if they are not enough sa harapan ng Panginoon, God will train them. Kaya nga, kung ang mga manggagawa ay hindi sapat, kung ganun, ang Diyos sila ay sasanayin. And also, sa Chapter 1, verse 20, sa huling bahagi, ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Ibig sabihin, God is working sa pitong iglesia. Ibig sabihin, pitong ibig sabihin sa church의 perfect number. Ibig sabihin, sa mundong na ito, my church의 tunay na church. Kung ngayon, sa tunay na church, God is working. Ang Panginoon ay kumikilos. Naunyan po ba? Kaya, kahit meron problema sa church, alam ng Panginoon. Kaya, He is working. Kaya, huwag kayong mag-aralla. Manalangin, brothers and sisters. Naunyan po ba? Kaya, hindi tayo laman. Ang Panginoon ay kumikilos sa tunay na church. How can we know? Sinasabi ng Biblia. Naniniwala ba kayo? Apo. Yeah, naniniwala tayo. And when we abide in the church, we can bear much fruit. At kung tayo ay mananatili sa iglesia, tayo ay magbubunga ng marami. Yeah. Tulad ng puno, may vine and branch. Tulad ng puno, mayroong mga sanga at mayroong mga vine. Yeah. O branch, abide in o vine, kung gayon, is bearing itself by itself. Kung yung sanga ay nananatili sa puno, yung sanga ay magbubunga. If we abide in church, kung gayon, through God's help and guidance, through God's grace, we can bear much fruit. Kung tayo mananatili sa puno, ang Diyos ay, kung tayo mananatili sa iglesia, tayo ay tutulungan ng Diyos at tayo ay makakapamunga. Yeah, what does that mean, abiding in church? Ano bang ibig sabihin ng pananatili sa church? Only katawan? Katawan lamang ba? Hindi po, kasama ng puso. Naunyo po ba? Kasama ng puso. Sa kadunayan, all brothers and sisters have different situation. Tama ba?
some brothers and sisters may paso, some brothers and sisters walang paso, and mas mayra, hindi mas mayra, and trabaho also brothers and sisters, and our brothers and sisters by and condition are totally different. Pero, ano ang importante? Sa acting situation, anong puso? Yeah? When we do our best sa harapan ng Panginoon, ito ay maganda, ang ganda, ang ganda natin. Naunyo po ba? Yeah. Siyempre. Naunyo po ba? Apo. Ang situation ay hindi importante. Dahil tayo ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ayon sa ating pananampalataya, kung tayo ay magkaroon ng Christian life, ito ay maganda sa harapan ng Panginoon. Yeah. Naunyo po ba? Apo. Yeah. Kaya kung kayo ay manatili sa tunay na church, kasama ng puso, kung gayon, you can bear much fruit. It is amazing, magiging amazing, kantimpala, kalualhatian, and sa harapan ng Panginoon sa langit, magpakailanman, hindi temporary. Brothers and sisters, gusto ba ninyo mabuhay sa mundong na ito, magpakailanman wa sa langit? Sa langit po. Eh, syempre, sa langit. Eh. Actually, kung tayo ay mamamatay yayon, kung ngayon, nasaan langit? Mas masaya. Yeah. Pero meron layunin ng buhay, meron layunin ng natitirang buhay ay ito ay ipangaral lang ebanghelyo. Kaya tayo ay nabubuhay. Ito lang, naunyo po ba? Kaya brothers and sisters ay evangelizing araw-araw. Yeah. Dahil sa layunin ng natitirang buhay. Kaya sinabi ni Jesus Juan chapter 15 verse 8, sa pamagitan dito'y naluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ito ay pangako ng Panginoon. Yeah? Kung kayo ay mananatili sa tunay na church, kayo'y magbunga ng konti o marami. Marami ibig sabihin sa pamamagitan natin, maraming kaluluwa'y maliligtas, and also ating personality ay mababago. Yeah. Change. Yeah. Tulad ng personality ni Jesus Christ. Yeah. Brothers and sisters, nababago tulad ng personality ni Jesus Christ? Bounty, bounty? Eh, mabilis o madali? Yeah, different, tama po ba? Yeah, ilang mga kapatid ay mabilis, ilang mga kapatid ay madali. Pero kung may tunay na buhay sa inyong puso, kung ngayon kayo ay mababago, paunti-unti o mabilis o madali, syempre 100% mababago. Kung may sanggol, kung may sanggol, may sanggol, Bagong sanggol, Sister Luisa, Sister Luisa. Araw-araw different, tama ba? Bababago araw-araw, araw-araw. Ito ay normal, bilang Kristiyano, spiritually, naunyo po ba? Kaya, kung kayo ay manatili sa church, kayo ay magiging masaya. Dahil araw-araw, mababago. And, buksan po natin sa mga awit chapter 1, verse 3. Mga awit chapter 1, verse 3.
Pasalbuta din sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Yeah. Tayo ay memorizing mga awit chapter 1 and dito sa versikulo 3 meron importanteng nilalaman. Siya'y gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tubi ng agos ng tubig. Para sa puno, kung walang tubig, yeah, they cannot grow. Tama ba? Sa Biblia, ang tubig ay tumutukoy ang salita ng Diyos. Yeah. Kaya, kung meron salita ng Diyos sa inyong puso, syempre, you can be grown. Naunyo po ba? Kaya kung may salita ng Diyos sa inyong puso, kayo po ay lalago. And, tingnan po natin sa versikulo 3, nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang taon na may hindi nanalanta sa lahat ng kanyang ginawa ay nagtatagumpay siya. Dito, may importanteng salita, nagtatagumpay. Nagtatagumpay. Gusto ba ninyo pagtatagumpay? Success. Gusto. Success. Sa inyong trabaho, sa inyong studying, sa inyong Christian life, lahat gusto natin ang success. Tagagumpay. Patagumpay. Gusto natin. Kung ngayon, may question. You can have question. Sa ating buhay, maraming problema, maraming pagdurusa. Tama po ba? Kung ngayon, hindi nagtatagumpay, tulad na ito, you can have question. Tama po ba? Kailangan ng maintindihan bias. Dito, nagtatagumpay ibig sabihin, hindi meaning walang pagdurusa. Naunyo po ba? Naunyo po ba? Halimbawa, si Jose. Si Jose. Yeah. He was sold sa Egypto. Maraming pagdurusa sa bansa ng Egypto. Pero, sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay kasama niya. Kaya, siya ay prosperous. Naunyo po ba? Siya ay prosperous. Buksan po natin sa Genesis chapter 39. Genesis chapter 39, versículo 2. Genesis chapter 39, versículo 3. 바사이브 나티 versículo 2. Yes. 2. Versículo 2. 바사이브 나티 사바이. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya ay naging lalaking maunlad. Siya ay nasa bahay ng kanyang among tiga-Ehipto. Yeah. Dito, sinasabi ng Biblia, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya ay naging lalaking manunlad. Siya ay nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Yeah. Siya ay nagtagumpay pagibo ang Diyos ay kasama niya pero siya ay pumasok sa bilangwan prison naunyo ba and asawa ni Potiphar she tried to tempt Jose maraming pagdurusa sa Egypto. Pero sinasabi ng Biblia, siya ay nagtagumpay. Ibig sabihin,
낙타 군바이 낙타타 군바이 사띵 부하이 힌디 사비힌 왈랑 빠구두루사 마이 빠구두루사 마이 빠구두루사의 이빅사비인 이또아이 비아야 낭조스 린 나오냐고 봐봐 아, 뭐. 예? 꿍 왈랑 빠구두루사 사띵 부하이 예? 꿍 왈랑 프로브레마 사띵 부하이 꿍가연 알리스 물라사 철치 쌈보 쌈바간당 산니부단 나뉘어보아 알리스 몰라사 방인온 사포마 이딴낭 마라밍 빠구두루사 마리따요 막디왈라사 방인온 나뉘어보아 예. And we can find out our condition. At maaari nating malaman kung ano yung ating condition. Buksan po natin sa Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8. Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Sino ang paglalak blessed? Mapalad. Palala. Sino ang mapalad? Dito sa versikulo 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Naunin mo ba? Nagtitiwala sa Panginoon, mapalad ang tao. And sa versikulo 8, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagawang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nanatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitingil sa pamumunga. Dito, tungkol sa init, ang init. Pinaka, sobrang mainit. Tama ba? Ang init. Sa summer season, ang init. Tama ba? Ang init. Kung ngayon ito ay masaya wa mahirap. Mahirap. Ang init ay tumutukoy pagoduro sa ating buhay. Naunyo ko ba? Opo. Nagtata gumpay tayo sa ating Christian life pero may ang init. May pagoduro sa naunyo ko ba? Kaya, brothers and sisters, kayo ay encounter maraming pagudurusa, huwag kayong mag-arala, magtiwala sa Panginoon. Naunyo po ba? Kaya, kung kayo ay manatili sa church, kayo ay magiging masaya. Sa church, may kalagayan. Naunyo po ba? Tunay na kalagayan may sa church. Ano po? Ating kaluluwa. Ano niyo po? Opo. Masaya ba kayo sa church? Opo. Dito, walang sawa. Masaya sa church. Kaya sa church, kailangan ng pag-ibig, biyaya, respect each other. Ano niyo po? Kung gano'n, may kagalayan. Kaya, kahit bagong attendees, newcomers can manatili sa church easily. Naunyo po ba? Israelita,
e may magandang halimbawa. Israel ita ay nagtitipon sa Passover Day, and then hanggang sa seven days nagtitipon and they serve the Lord. Sa araw ng Pasko, yung mga Israelita ay nagtitipon ng 7 taon. At time, at pinaglilingkuran ng Diyos. At the time, Israelita ay sobrang masaya. Kaya, gusto nila manatili 7 days more. Naunyo po ba? Naunyo po ba? Brothers and sisters, araw-araw gusto ba ninyo magtipon sa church o isang beses sa bawat isang buwan? Araw-araw. Araw-araw. Yeah, tama po ba? Dahil, bakit po? Kung walang kasiyahan, ayaw. Yeah, tama po ba? Pero sa church, meron happiness, and meron pag-ibig, meron salita ng Diyos, meron mahalagang brothers and sisters, kapot, sa pamamagitan ng tugunin Hesu Kristo. Kaya, may kasiyagan kaya gusto natin manatili sa church magpakailanman. Tama po ba? Pero sa mundong na ito hindi pwede. Dahil may trabaho, dahil mga kapatid na hindi naligtas. Tama po ba? Upang ipangaral ang ebanghelyo, para sa ipangaral ang ebanghelyo, para sa balagang familia and beloved, hindi pwede. Tayo ay nagtitipon patuloy. Pero sa langit, paano? Ano ang mangyayari sa langit? Araw-araw, magpakailanman, tayo ay mananatili sa fellowship. Mayroong tunay na fellowship. Naunyo po ba? Ngayon, tayo ay masaya. Dahil, yung church ay hindi yung church ng tao, ang tunay na church ay church ng Panginoon. Kaya, sa ating church may kagayaan ito ay kagalakan ito ay baka iba kasama ng pleasure sa mundong na ito. Naunyo po ba? Different. Totally different. And kung tayo ay manatili sa church, ang Panginoon ay kumikilos and kabayan. Guide. Naunyo po ba? Buksan po natin sa mga awit chapter 23. Mga awit chapter 23. Verse 2 and 3. Mga awit chapter 23 verse 2 and 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinahihiga niya ako sa lunti ang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Yeah. Kung tayo ay manatili sa church, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Yan sa versikulo 3, inakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Yeah. Inakay. Yeah. Ano? Inakay niya kayo ako. Yeah. Saan po? Sa church. Yes. Yeah, sa church. Kung ngayon, hanggang kailan? Dapat tayo, dapat natin manatili sa church? Hanggang kailan po? Hanggang kailan po? Hanggang sa pagiging mayamang tao? Hindi po. Hanggang sa kamatayan natin, hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Tama po ba? Hanggang kailan? Sa Biblia, may halimbawa, si Demas, kilala ba ninyo? Demas? Demas, si Demas. Siya ay co-worker
co-worker, 가족 워커 가사마 니 아포스톨 파블로 사 빌레몬 챕터 1 verse 24 가윤딘 니나 마르코스 아리스타코 데마스 아들 니 루카스 나 아킹망아 까망 가가와 까망 가가와 나오냐 봐봐 신호 시 데마스 데마스 샤이 깐냥 깐냥 까망 가가와 까망 가가와 pero sa ikalawang Timoteo chapter 4 verses 10 and 11 이니완 아코니 데마스 나 우미빅사 산니부당 이도 아 사양 나오냐 봐봐 일랑마가 따온 일랑마가 빠나온 샤이 마부팅 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 까망 가가와 따먹어봐 pero 우말리스 사안포 산내부다 예 사 산내부다 이또아이 예 소브랑 사양 사 스포츠 메론 아 스포츠 마라톤 알라마니뇨 마라톤 예 마라톤 마라톤 예 마라톤 일랑 킬로미터 일랑 킬로미터 예 마라톤 마라톤 100m 41.195km 나오면 뭐 41.195km 말라요 41꿈과연 물라디도 물라디도 한강사 수빅 철치 맞스 말라요 나오냐 뭐봐 맞스 말라요 이도 디스턴스 앙 디스턴샤 낭 마라톤 나오냐 봐 41.195km actually 따요 아이 나부부하이 사 훌링 빠나혼 훌링 빠나혼 낭 이가로왕 바가 다딘 예수 그리스도 이비사위 we are seeing finish line 나오냐 보봐 finish line 이믹사비인 앙빠나온 낭 이카로왕빠가 다딘 예수 그리스도 꿈마요 야연 꿈따요와이 힌디 마나틸리사 뚜나이나 철치 사하라빤 낭빠이논 까빠그따요와이 스탠 예 맞다따요 사하라빤 낭빠이논 마기긴 shameful 나오냐 보봐 다일 사하라판 낭빵이논 사사비인 낭빵이논 악과이 남아다이 빠라사이요 What did you do 사사니부단 What did you 사사니부단 꿈 마이로옹 최천 물라사빵이논 따요아이 마기기 예? 예? 소브랑 예? shameful 담아 봐봐. 그야 until when 답바 나티 마나틸리사 두나이나 철치 한강사 이칼로왕 바가다팅 예수 그리스도 이칼로왕 바가다팅 예수 그리스도 아이 말라피 말라피 그야 let's do our best 사카두나야 살랑이 can we evangelize or not 사카두나야 살랑이 ba makapag-evangelize pa ba tayo? 힌디 힌디 나만 only 사 문농 나이도 we can evangelize 담아보아 야연 아라와라오 브라더 제 시터스 evangelizing and 아라와라오 마이로 온 카운셀링 에 가사마고 꿈마연 박오모 텐디스 까닐랑 뿌소아이 부북산 and 신라이 에 마리 마나틸리사 두나이나 철치 이즐리 까야 브라더 제인 시터스 국마이 파공 어텐디스 바퀴 가이드 바라사 카운셀링 나오냐 봐봐 예. 사 카두나야 아 잠발린요 아이 마부디 예 마부디 예 까야
아, 구스도 닐라, 예, 마카운셀링, 따마보아, 예, 살라마보. 그러면 빠노, how to abide in Tunaina Church 한강 예, 훌링 빠나온. 그럼 그는 빠노 바타요 마카카파나틸리 사 이글레샤 한강 사 훌링 빠나온. Number one, 예, number one, we need to remember. We need to remember ang pag-ibig ng Diyos. Una, kailangan nating alalahanin yung pag-ibig ng Panginoon. Tulad ni King David, siya ay nag-testify sa mga awit chapter 18 verse 1, Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Naunya po ba? Yes. Yeah. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, Naranasan niya tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, kaya nag-testify, Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan sa ating buhay, Christian life. Kung naranasan eh, tungkol sa biyaya ng Diyos patuloy, we can testify tulad na ito, Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Kung ngayon, hanggang sa kamatayan natin, hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo, tayo ay maaring manatili sa tunay na church. Kaya si David ay praised mula sa Panginoon sa mga Kawa chapter 13 verse 36. Si David, pagkatapos niyang malingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang saling sanin dahi ay namatay. Naon niyo po ba? Kaya, hanggang sa kamatayan natin, hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo, may pananampalataya, may pag-asa mula sa kaligtasan natin. Naon niyo po ba? Yeah, meron pananampalataya, meron pag-asa, kaya hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo, manatili sa tunay na church. And also, number two, ating laman ay ayaw upang tayo ay manatili sa tunay na church. Tama po ba? Yes. Meron bang laman? Meron. Meron. Sa ating kaluluwa, gusto natin eh, upang manatili sa tunay na church, gusto ng ating kaluluwa ang sakripisyo and makakaroon ng pagdurusa, gusto ng ating kaluluwa. Pero ating laman ay ayaw. Yeah. Ito ay problema. Kaya si Apostol Pablo, sinabi niya sa Unang Korinto chapter 9 verse 27, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang makatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Naunya po ba? Yeah. Kaya, kapag tayo ay obey, sumunod, susunod sa Panginoon, tayo ay maaaring manatili sa tunay na church hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. And also, kailangan ng long suffering. Naunya po ba? Long patient. Ibig sabihin, when we endure, we can abide in tunay na church patuloy. Sa katunayan, kailangan natin ng mahabang pagsasakripisyo. Kung mayroon tayong pagsasakripisyo at mahabang pasensya, mapagtatagumpayan natin lahat ng mga kahirapan sa ating pamumuhay. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 24 verse 13, subalik ang baktitis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dito, maliligtas, ibig sabihin, ito, future tense, tama ba?
Ibig sabihin, hindi salvation ng espiritu, ito ay yung salvation ng katawan. Naunya po ba? Yeah. Sa pamamagitan ng long suffering, yeah, long patient, we can enter the heaven. Sa pamamagitan ng ating mahabang pagdurusa at pasensya, tayo ay makakapasok doon sa langit. And last, paano? Yeah, how to abide in tunay na church hanggang ikalawang padating, yeah, hanggang sa ikalawang padating ni Jesus Kristo? Ito ay buksan po natin sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Versikulo 28 hanggang 31. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Isaiah chapter 40. Versikulo 28 hanggang 31. 28 hanggang 31. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig, ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man, walang makakatarok ng kanyang kaunawaan, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Yeah. Dito, yeah, sa ating Christian na minsan tayo ay tired, exhausted, pero kung kayo ay maghihintay sa Panginoon, you can abide in tunay na church hanggang sa ikalawang pagdating ni Yesu Kristo. Naunyo ba? Tayo ay maring magkaroon ng buhay, Christian na'y sa pamamagitan ng mulasa kapangyarihan ng Diyos. Tama po ba? Mulasa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos. And sa pamamagitan ng brothers and sisters, yeah, tayo ay comforted. Yeah? Kung ngayon, we cannot be exhausted, brothers and sisters. Dahil sa trabaho, dahil sa maraming pagdurusa sa inyong bahay, maraming problema, pero kung tayo ay manatili sa church, yeah, kung kayo ay maghintay sa Panginoon, kayo ay manatili sa tunay na church hanggang sa ikalawang pagdating ni Yesu Kristo. Naunyo po ba? Apo. Yeah. Today, yeah, tungkol sa church, lalo-lalo yeah, na sinabi ni Jesus, kayo ay manatili sa akin. Yeah. Yeah. In order to manatili sa tunay na church, yeah, kailangan huwag makalimutan ang pag-ibig ng Diyos. Naunyo po ba? And pakiusap, makaroon ng long suffering. Naunyo po ba? Yeah. And also, ito, kayo'y maghintay sa Panginoon sa versikulo 31. Kung ngayon, tulad ng agila, tulad ng agila, you can fly. 나오냐 봐. God will help you. And also, 수문오드, 예, 수문오드 사 방이노온, 예, 다일 마이 라만. 바람이 살라마포, 브라더젠 시터스, 예, 한강사 이갈로왕 바그다팅 이 예수 그리스도, 마나틸리사 방이노온. And, 임포탄텐 바가이, 한강사 이갈로왕 바그다팅 이 예수 그리스도, 마나틸리
sa tunay na church. At the time, sa harapan ng Panginoon, our Christian life ay mark counted. 나오냐 봐. 사 하라판 낭 파이노. 마달로이 포타요. Our graceful and merciful God who loves us. 아밍 mahabagin at mapagbiyayang Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. We are so thankful because you are with us and you taught us sa pagitan ng salita ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat dahil nakasama niyo kami, namin kayo at tinuruan niyo po kami ng mga salita ng Panginoon. Please be with all brothers and sisters to abide in tunay na church hanggang sa ikalawang parating ni Jesu Kristo. Naway pakisamahan po ang lahat ng mga kapatiran na manatili sa iglesia hanggang sa dumating yung ikalawang pagdating ng Panginoong Jesu Kristo. Kaya tayo ay manatili sa baktiwala sa inyong biyaya at pag-ibig. Itinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen.